Naniniwalang International Maritime Employers Council nasagot ang panukalang Magna Carta for Seafarers sa pagbaba ng bilang ng Pinoy seafarers na kinukuha ng shipping vessels. Si Jillian Jeronimo sa detalye. Umaasa ang International Maritime Employers Council o IMEC sa pagkakapasa ng Magna Carta for Seafarers sa Kongreso upang matugunan ang issue ng ambulance chasing sa maritime industry. Ito ang tawag sa gawain ng mga abogado na mamilit ng kliyente para magreklamo at humingi ng bayad pinsala mula sa kumpanyang responsable sa kanyang pagkakadisgrasya sa trabaho. Sinabi ni IMEC Chief Executive Officer Francesco Gargulo na isa ang ambulance chasing sa mga dahilan kung bakit bumababa ang bilang ng mga Filipino seafarers na kinukuhang magtrabaho sa shipping vessels. I'm very confident that if we were to get to a place at some point this year or perhaps next year where we have a Magna Carta in place that defends the seafarers' rights as well as protects some of the employers from abuses such as ambulance chasing, we will see a resurgence of Filipino numbers. Isa ring issue ang hindi pagkakapantay ng edukasyon sa mga maritime school sa bansa. Aniya sa halos 30,000 maritime graduates sa bansa kada taon, 3,000 o 10% lamang ang nakakakuha ng trabaho sa mga barko. The Philippines continues to maintain its leadership because it has a number of institutions that do the right thing and they do it at the right level. And we continue to employ from those institutions. Of course, the shipping industry requires a lot more employees than it currently has. Which means we would love for the Philippines to produce 30,000 graduates and for us to be able to employ 30,000 graduates. Sa ngayon, malugod na tinanggap ng international maritime stakeholders ang desisyon ng European Commission na tanggapin at kilalanin ang certificates ng mga Filipino seafarers na ibinigay dito sa bansa. Ayon sa DMW, nasa 50,000 trabaho ang naisalba ng desisyong ito. Jillian Jeronimo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.